Magandang araw po sa lahat. Yan. Magandang hapon pala. Stress na ng hapon dito. Nako, ang daming fake news. Panunod ko lang ng YouTube tsaka ng Facebook. Ang dami pong fake news tungkol po dun sa in-endorse daw ng INC. Nagkaroon na raw ng endorsement. Naglabas na raw. Nako, puro fake news kayo. Yari kayo. Sa mga vloggers dyan, ano dyan. Yung content nyo, ayusin nyo. Nako, saan kayo kumuha ng information nyo? Nanood ako ng vlog ni Katon yung kanina, live niya. Sinabi nga niya na wala pang ano, wala akong final na announcement ng INC. Naku, yari na. Sa mga naghihintay po, bukas ang announcement talaga ng final na announcement ng endorsement ng ano, INC. Bukas po, hintayin po natin yan, isang tulog na lang. Kanina sa Facebook mayroong nagpost. Hindi ko na papangalanan at nilagay niya pa yung ano eh. Pinost niya yung pinaka sample ballot. Yun daw po yung pinaka ano kandidato ng INC. Ah, ito po yung ano. Ito po yung pinaka video para malaman niyo na wala pa. Okay, bago po natin panoorin ang video, inaanyayahan ko po kayo na i-click ang like. Yan, madali lang po yan. Pakiclick lang po yung like dyan sa baba. Tapos, subscribe na rin po at mag-comment po kayo related po sa mga napapanood nating videos. And of course, click the notification bell para po lagi kayong updated sa mga bago kong video. Okay, coming up. Nang papalapit ang araw ng halalan ay pinakaabangan ng sabay ng Pilipino ang pagkakaisahan ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo ang kanilang official announcement kung sino ang mga mapapalad na mga kandidato na kanilang tutulungan sa May 9, 2022. Napatunayan sa maraming pagkakataon ang lakas at puwersa ng unity ng Iglesia ni Cristo. Ito ang dahilan kaya patuloy na pinakaasam-asam ng isang kandidato ang endorsement ng Iglesia. Naniniwala ang karamihang mga Pilipino na mga kandidatong tinutulungan ng Iglesia ni Kristo ang siyang kadalasang nagwawagi kapag dumarating ang halalan. Kung sino-sino ang mga kandidatong tutulungan ng Iglesia, abangan bukas ang official announcement mula sa pagkapangulo, pangalawang pangulo, mga senador at mga local officials ang tutulungan ng Iglesia ni Kristo. Dito yan, exclusive report ng mata ng agila, matatag, matapang, matapat. Ayun, malinaw po. Maliw na naman po siguro sa inyong lahat no, na bukas po ang final announcement ng INC para malaman natin kung sino yung kanilang kandidato. Mula Pangulo, Vice Pangulo, Senador, lahat po yan hanggang sa lokal. Sigurado naman pong ipapanalo kung sino man ipapanalo ng INC yung mga susuportahan niya. At napatunayan na po yan. Subok na po ang INC na talagang ipinapanalo nila yung mga pinagkakain. Ayan po, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe and click the notification bell.